Good morning this afternoon sa inyong mga nagsusubaybay sa hapon. Good morning this evening sa inyong mga gabi na pinanonood na to. Sa madaling salita, magandang umaga sa ating lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang The Second Commandment. Second Commandment, ang sinasabi lang niya, dapat alam natin ang ating tunguin, define our financial goals sa bawat stage ng ating buhay. Sa financial world or personal finance, tayo dumadaan sa apat na yugto sa ating buhay. Ang unang-unang yugto ay kung tawagin natin startup stage. Pag ang ating kinikita sa buhay ay nanggagaling lahat sa aktibong income. In other words, all your income comes from your sweat. Meron susunod dyan yung tinatawag na build-up stage. Yun ang stage ng ating pamumuhay pinansyal na mga 20% ng ating kinikita ay nanggagaling na sa ating passive income. At ang sumusunod na stage dyan ay yung tinatawag natin fine-tuning stage na mahigit na sa kalahati ng ating kinikita ay nanggagaling na sa ating mga pinamuhunan na passive income or investment income, depende kung saan natin na ilagap ang ating nasa dapit. Yung huling pahina ng ating pamumuhay pinansyal ay yung kung tawaging retirement stage. Yung stage na yan ay pag ating kinikita ay halos o lahat nang gagaling na sa ating passive income or investment income na siya mismo ang tumutustos sa ating araw-araw na gastusin. Dapat alam natin ang ating mga financial goals ng bawat stage ng buhay natin. Hindi natin malalaman yan kung hindi naman natin alam saan tayo ngayon. Financially speaking, alam ba natin ang ating netong halaga? Unang-unang gagawin natin dyan, ilista lang natin lahat ng ari-arian natin. List all your assets. Pag naisuman nyo na yan, awasin nyo naman yung inyong mga pagkakautang. Kung anong matira, yan ang iyong netong halaga. At yan, dapat minomonitor natin yan at nirerepaso natin yan bawat taon. Sa madaling salita, ang ating commandment number 2, define your financial goals at each life stage. Ang ibig sabihin lang ho niyan is alamin ninyo ang inyong netong halaga ngayon at siguraduhin nyo na itong netong halagang to ay tumataas taon-taon patungo doon sa antas ng kabuhayan na inyong pinipili. Yang netong halagang yan ang inyong magiging kapital, pagpapalago at pagbigay ng kita na sapat sa inyong lifestyle na pipiliin.